Bakit po ninyo gustong maging presidente? So, ang masasabi po ba natin na mula sa inyong pananalita na si Pangulong Duterte mismo ang problema ng gobyerno ngayon? Well, hindi lang siya. Yung mismong sistema ng gobyerno. Nakilala ko po kayo, General po kayo noon. Talagang kayo po yung pinakaastig sa pinakaastig, ano po, noong mga panahon na yon. Have you mellowed? O kamay na bakal pa rin po ba ang ating maaasahan sa isang Ping Lacson presidency? Hindi ako nag-mellow. Personal ko po itong advokasya at deklarado ko po yan. May pag-asa ba na ang mga mastermind ng mga troll farms ay mahuli at mapapanagot sa batas? Bakit po kailangan si Ping Lacson ang maupo bilang susunod na presidente ng Pilipinas? Yan, medyo magiging arrogante ako ng konti. I'm the most competent, I'm the most qualified, I'm the most experienced. Hello everybody and welcome again to my YouTube channel, Rated Corina. And tulad ng sinabi namin sa inyo, ang inyong mapapanood dito sa aking YouTube channel ay hindi pareho ng napapanood ninyo sa telebisyon. Rated Corina man yan or ibang mga bagay tungkol kay Pepe and Pilar, yung aking life hacks, unboxing, mga travels at kung ano-ano pa. But this time, it's political season at ating advokasya na kayo'y mabigyan ng sapat na impormasyon at inspirasyon para mamili ng pinakatama sa palagay ninyo na magiging leader ng ating bansa. Dito po sa ating serye ng ating mga kandidato kung saan pauupuin natin sila sa upuan ng katotohanan. This time, we have General former PNP Chief Ping Lacson. Matagal na po ang aming relasyon ni General Ping Lacson na naging senador. Maraming beses ko na siyang na-interview. Pero ito po'y sa kahabaan ng 20-30 taon. Ano na ang Ping Lacson ngayon? Nabawasan ba siya ng bangis? Ang sabi niya, hindi. Ano naman ang kanyang kontribusyon at plano para sa bayan? At siya bilang presidente, ano ang maaasahan natin mula sa kanya? Ito po ang ating pagpunta sa kanyang farm kung saan nakikita natin ang kandidato bilang tao na ordinaryo tulad natin at bilang mga politiko kung saan sasagutin nila ang mga tanong ng bayan. Handa na kaya si Senador Ping Lacson para sa tanong ng bayan? Narito siya ngayon sa upuan ng katotohanan. And Senator General Ping Lacson is in the house. Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin at pag-imbita sa amin sa napakaganda ninyong farm at bahay pahingahan dito po sa Cavite. At tubong Caviteño po talaga kayo, no? Yeah, talagang taga rito. Imus actually. Imus. Ang tawag namin doon lowland. Ito highland to silang. Correct, yeah. correct. So ito po ay parang nakikinitan nyo na pong parang retirement place nyo? Actually, yon ang lagi kong nakikita rito tuwing pupunta ako rito. Yun ang nasa isip. Lahat po ng iba pang mga tanong ay manggagaling po sa lupon ng mga mamamahayag, supporters and non-supporters, at mga editors ng news programs, private citizens. Galing po sa kanila lahat ng tanong, pwera po itong tanong kong ito. So, kung kayo po ay parang, ayan na, nakahanda ng inyong pagre-retiro, bakit po ninyo gustong maging presidente? Unang-una, wala na talaga akong plano. No? Actually, meron pa ako isang term sa Senate. Inisip ko, tama na kasi mag-74 ako sa June. Sabi ko, pag magsesenador ako, lalabas ako 80, baka naman hindi ko na ma-enjoy yung pamilya ko. But then, you know, may mga retired na mga military general. Sina Secretary de Villa, pangalanan ko na. Nakiusap sa akin, sabi, alam mo, wala pang P-Mayor na nagiging presidente, baka naman pwede mong subukan. Baka this is your time. Pero hindi pa rin akong kumbinsido. Until yung si Senate President, si Tito, yung aking partner, yung aking barkada sa Macho Black, sa Senate, kasama rin si Senator Loren dyan dati, no? Sabi niya sa akin, huwag mo muna saran yung pinto. Kasi ako, gusto ko mag-Vice President. Eh, sino ba naman yung kakausapin ko pa para makatandem kundi yung talagang kilala ko na, barkada,
at saka kasama Senate, yung kabisado ko. Sabi ko, di pag-aralan natin. Hanggang sa hindi ko na alam ano nangyari, andito na kami bigla. Magka-tandem na kami. Sa pagdidesisyon po ninyo na maging presidente, nakalatag na po ba't malinaw na sa inyong isip kung ano po ang nais ninyong gawin para sa bayan? Oo, napakalinaw. Unang i-address talaga yung corruption, yung katiwalian. Ang pinakamalaking problema ng ating bansa, the number one problem of this country is government. And the solution, yun din, is there's yung as in the eye na government din ang solution. So, ang masasabi po ba natin na mula sa inyong pananalita na si Pangulong Duterte mismo ang problema ng gobyerno ngayon? Well, hindi lang siya. Yung mismong sistema ng gobyerno. Kailangan i-fix talaga yung government. Kasi yung bureaucracy, no, sabi ko nga, nasa naniniwala ng, alam mo, parang kibit balikat na lang tayo pag may naririnig tayong 14 billion ng PhilHealth funds na wala. Tapos sa Parmali, katakot-takot yung anomalya. Para bang wala na nagagalit, napakasamang signos nun, napakasamang pangitain, na tinatawanan na lang natin yung pang-abuso sa, sabihin natin, kaba ng bayan. Tanong po mula kay Rigoberto Bobby Tiglao na isang journalist mula sa Manila Times. Pinag-iinitan po talaga ni Bobby Tiglao ito pong 10 billion building ng opisina ng mga senador. Bakit po nagsisimulong ang pagpapatayo at meron po ba daw kayong nababalitaan na nangungumisyon sa building na ito? Wala. By the way, hindi ito 10 billion. Mali yung kanyang kwenta. Nasa mga 8 billion. Actually, billion din. No? Pero look, Corina, no? Yung Senado, parang wala namang kadigni-dignidad kasi nangungupahan. Una, sigurado ko wala mangungumisyon kasi nakabantay yung staff ko rito. Pangalawa, hindi kami ang makikinabang dito kasi paalis na kami eh. Bakit po ninyo hindi tinatanggap ang inyong pork barrel? Alam mo, pork barrel per se, hindi naman masama. Earmarked siya, tawag sa US Congress yan, di ba? Pero ang masama, naging perception na ng tao, ito yung pinanggagaling ng mga komisyon ng mga mambabatas. Maski hindi ako kumuha ng komisyon, pag-iisipan pa rin ako kasi yun ang kalakaran. So para kwentas claras na lang, hindi ako pag-isipan, hindi ko na lang kunin. Mula kay Anjo Bagawisa na reporter ng ABS-CBN, hindi pa rin natatapos ang problema ng drugs at ano ang inyong solusyon? Parang na-focus masyado yung present administration sa law enforcement. Kaya naglabasan yung mga EJK at kung ano-ano pa. No? Ang nakakalimutan yung holistic na approach. Meron tayong tinatawag na prevention at saka rehabilitation. Meaning, demand reduction. Now, bakit ko sinabi ito? Hanggang merong supply na dumarating, at talagang alam natin, tunay-tunilada ang lumalabas, nakakalusot sa Bureau of Customs, di ba? Sa Valenzuela, yung magnetic filters at lahat. So, ilan lang yung nakukuha ng mga law enforcement na nasa labas na. Tapos yung mga users, ano, sila pa yung nakachinelas, sila pa yung makita mo nakatimbuang. Parang kulang yung approach. Senator, ito naman po yung mula kay Major Aris Villamir ng BJMP Cavite. Ano ang mali sa kasalukuyang administrasyon at hindi pa rin umuusad? Siguro yung unang-unang pumapasok sa isip ninyo. Isang napalaking pagkakamali, double standard. Ano? Kasi pag ikaw na mumuno, iba yung tingin mo doon sa kaalyado mo, sa kaibigan mo, kesa doon sa perceived mong kaaway mo o hindi mo kaalyado. Kitang-kita natin, di ba, sa mga nangyayari sa atin, formally, eh, parang dinidefend pa, samantalang kitang-kita na yung mga lumalabas na ebidensya. No? PhilHealth, di ba, nung una ayaw pang tanggalin, pero napilitan lang kasi napaka-overwhelming nung nakuha namin ebidensya na 14 billion pesos yung PhilHealth funds, hindi napunta sa dapat puntahan. Worst, may pandemya. Alam mo, sa amin dalawa, pananaw namin ni Senate President Soto, pagka yung ayuda na para sa pandemic, ayuda na para sa virus, na lahat tayo nagsasuffer, papakailaman mo pa, masahol ka pa doon sa talaga may sakit. Talaga may sakit na sa utak. Isang standard lang. No? At ito, pwede lang rin natin maipatupad ito, yung tinatawag namin sa military, leadership by example. It is second to none. Hindi po pwedeng yung leader, iba yung pinipreach kesa sa pinapractice. Ano ang number one na sikreto laban sa widespread corruption? Kailangan nga siyang standard. Pagkatapos, talagang may strong political will. Di ba nung sumabog yung DAP? Ako, I remember suggesting this to yung leadership noon, kay Pangulong Aquino. Sabi ko, ito na yung pagkakataon para maipakita natin na walang sinisino. No? Huwag tayong mamili kung kapartido. Kung ating titingnan at talagang
pupukpukin natin yung malinaw na nagkasala at ito yung ating ipupursu. Palagay ko, ang taas ng tiwalang mababalik ng ating mga kababayan. Pero alam mo, laging pumapasok yung pagkakapartido, no? Parang pag pinasukan ng politics, no? Yung isang usapin, wala, makikita mo talaga hindi parehas yung pagkatrato. Personal ko po itong advokasya at deklarado ko po yan. May pag-asa ba na ang mga mastermind ng mga troll farms ay mahuli at mapapanagot sa batas? In this day and age of modern information and communication technology, kung ano yung capability ng mga corporates, ano, yung mga ginagamit yung social media platforms para makapanira, mag-spread ng fake news, ganun din ang capability ng dapat ng law enforcement. And I think they're capable enough. Ano? Meron tayong National Privacy Commission na kung saan kaya nilang i-detect. Para rin yung pag-solve ng ordinary na krimen, magsisimula ka sa mababa until you reach the mastermind. Okay. Mariel Katbagan, Supervising Producer, ABS-CBN. What programs would you like your presidency to be defined by? Budget reform. Ito yung nangunguna sa aking advocacy sa program. Ano? Kasi yung 2010 hanggang 2020, alam mo ba yung hindi nagagamit? Nasa 5 trillion na tayo ngayon sa 2022. On the average, ang hindi nagagamit sa national budget, 328 billion pesos. Pwera pa rito yung mali yung paggamit at abuso yung paggamit. Ang natatapon sa ating budget sa corruption, 700 billion pesos. You can just imagine. Wow. Kung ilan yung livelihood programs na pwedeng ipatupad, kung ilan yung social services na pwedeng paggamitan. At wala na paparusahan. Mula naman sa NUJP, National Union of Journalists of the Philippines, contractualization is a perennial issue among workers in media. In fact, government is the biggest employer of casuals. Does your governance agenda include the end of contractualization? Hindi naman end, pero may mga qualifications. Ano? Pagka naman naandun ka na sa serbisyo, sa isang kumpanya, halimbawa, at ikaw naman ay papasa doon sa mga qualifications, gawin na natin permanent. Kasi nakapag-servisyo na, na-prove naman niya na competent siya. Nakilala ko po kayo, general po kayo noon. Talagang kayo po yung pinaka-astig sa pinaka-astig, ano po, noong mga panahon na yon. Have you mellowed o kamay na bakal pa rin po ba ang ating maaasahan sa isang Ping Lacson presidency? Hindi ako nag-mellow. Maski nung sinador ako, narinig mo naman siguro kung paano ako magbantay sa budget. At wala rin ako sinisino. There was a time, ano, that year, ito yung parang defining moment do sa pag-scrutinize ko sa budget. Yung vinito ng presidente, 95 billion pesos. Ako, hindi ako nagtitake ng credit kasi collegial naman kami sa Senado. Pinagtulong-tulungan namin yon. Imagine, 95 billion pesos in just one budget year. Vinito, ibig sabihin, walang pagpupuntahan. So, yun nga yung nangyayari. Kaya ito, babaon tayo ng babaon sa utang, pero hindi natin kaya magbalansi ng budget. Ang tugon ko nga pagka napunta tayo sa usaping national debt, kailangan mag-balance tayo ng budget. Yung ano lang yung pangangailangan, wag yung, kasi ang dami nasasayang bukod sa hindi nagagamit. Maisingit ko lang po, Senador. Naniniwala po ba kayo sa mga alternatibo ng paninigarilyo? Yan po ba ay dap? Yes, vape, heat stick. Sabi nila, pataas ang mga naninigarilyo, ang mga, kahit na marami ng mga ginagawang gobyerno para ito ay hindi ma-advertise. Sa palagay po ba ninyo, dapat maisabatas na ang alternative to smoking? Actually, kapapasa lang namin yan. No? Yung at least nare-regulate, ano, under the DTI, yung sa vape, mga vape. Ano? Sa akin kasi, laging ang tinitingnan ko, pagka may maganyang usapin, it should be science-based. Kasi dapat kunin mo yung pananaw o yung study na ginawa ng mga experts. Ano bang mas harmful sa atin, yung sigarilyong tunay o yung vape na tinatawag? Sa pag-aaral lumalabas sa aming pagdidebate, parang napakalaki ng disparity ng health sa health issue ng tunay na sigarilyo kaysa do sa vape, no? Kaya ako laging titingnan ko dapat kung hindi man science-based, dapat data-driven bago tayo magsagawa o magpatupad ng isang polisiya. At kumbinsido na nga ang Kongreso na mas ligtas ang mga alternatibo kaysa tunay na paninigarilyo. Yes, correct. Kasi okay, hindi naman ang mga testimonya ng mga health experts. Okay. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang parte ng mundo. Huling tanong na lamang po,
Bakit po kailangan si Ping Lacson ang maupo bilang susunod na presidente ng Pilipinas? Yan, medyo magiging arrogante ako ng konti. I'm the most competent, I'm the most qualified, I'm the most experienced. Thank you, sir. Marami pong salamat for your candor. Thank you po. Thank you rin. Thank you po. At yan po, sana po'y nabigyan kayo ng sapat na impormasyon sa mas mahabang bersyon kaysa sa napanood po ninyo sa ating Presidentiables special sa Rated Corina sa telebisyon. Dahil dito sa ating YouTube channel, mas mahaba ang ating mga bersyon. Why not go back and look at the other interviews with Mayor Isko Moreno, meron na rin tayo kay Senador Manny Pacquiao, at meron na rin tayo kay VP Lenny Robredo, at eto na nga si Senador Ping Lacson. Abangan ang mula naman kay Senador Bongbong Marcos next. Hopefully, you received enough information. Snapshot lang yan, pero naniniwala ba kayo sa kanilang mga katotohanan? Vote wisely, piliin nating mabuti kung sino ang magiging leader ng ating bayan sa susunod na 6 na taon. So, kung kayo po ay umaabang sa ating BBM interview, like and subscribe and click on that notification button so that nasasabi po sa inyo at nalalaman kung kailan ang susunod nating edisyon ng ating Upuan ng Katotohanan dito sa YouTube channel natin, Rated Corina. Until the next time, thanks for watching everybody. Like and subscribe. The pampakit. Itong pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng 3 products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.